Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. So, ayan, ito na yung pinadala ng last time. Okay, sabog. Ay, bayan. Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Ayan, so ito na yung review nung pinadala last time sa akin ng Rock, ang Rock Talon Air Wireless Mouse. Ayan, so sayang lang, no? Kasi syempre, ewan ko, ako kasi medyo hinabol ko kung ano yung in-improve ng Air sa non-Air, yung original nilang Talon. Kaso, yun nga, wala ako nun. So, sayang lang. Pero sana matulungan ko pa rin kayo sa review na to. Ito na ata ang pinakamaraming accessories na in-unbox ko. Ayan. So, una, andyan yung included na side grips. Rubberized daw yan. Manual. USB Type-C female to Type-A female converter. USB-C male to Type-A male cord for charging. May total of 4 shells para ma-customize mo ng maayos yung mouse. Low and high profile na butas-butas at low and high profile na solid shell. Wait lang, di pa tayo tapos ah. So, clicker spacers from 0.6mm to 0.9mm. Extra battery para pag nalobat, hot swap lang agad. At extra gliders na color blue. Dahil, why not? Ang dami na rin namang included. Ano pa ba yung idagdag nila ang gliders? Ano? Kailangan ko pa ba i-review? Bilhin nyo na lang. Di ba? Ang dami ng laman eh. Pero kung gusto nyo talaga maging segurista, tara, kwento ko sa inyo ng konti ang naging experience ko sa kanya. Halos 2 weeks ko rin siya nagamit. So unang tiningnan ko sa kanya, kung kaya niya ba talagang palitan yung personal mouse na gamit ko ngayon. Okay? So kasi, medyo same sila ng form factor. Talagang yung transition ko, halos parehas na parehas lang. So walang hirap sa transition ko. So, ang una ko napansin is halos parang same sila ng weight ng personal mouse ko. Pero halos lang. Kaya, weigh ko sila agad, lumabas na 74 grams itong Rock Talon Air. Tapos, 77 to 78 grams naman yung personal mouse ko. Pero, parang mas mabigat pa rin kasi ang feel ko pag gamit ko itong Talon Air kahit na mas magaan talaga siya. Bakit kaya? Sa huli, nakita ko na yung gliders. Okay, so yung gliders niya, parang mas makapit ng konti kumpara dun sa personal mouse ko. Mas madulas yung sa personal mouse ko. So, ayun. Para sa mga taong siguro mas mahilig sa madulas na gliders, maraming mas better glider siguro dito. Okay guys, my bad. So, hindi ko pala natanggal yung plastic dun sa mga gliders. Kaya pala medyo hirap siya. Actually, sobrang hirap pala kasi niyang tanggalin yung plastic. Kaya, hindi ko naspatan. Kasi dati trinay ko tanggalin, eh wala. So, pag shiny pa pala siya, ibig sabihin meron pa kang plastic. Sorry, tanga lang. Pero trinay ko talaga siya dati, promise. Okay, so, ayan. Nalaman ko na lang ngayon. Tapos na ako mag-edit. Kaya, ganito lang. Pahabol lang siya. Ito, pakita ko sa inyo. Okay guys, so ngayon ginagamit ko siya, madulas pala talaga siya. So feel ko mapapababa pa ako ng DPI ulit. So ayun, mas madulas siya dun sa personal mouse ko. Bukod sa gliders, wala na rin naman akong ibang nahanap na problema sa kanya. Pero ang sunod kong napansin ay yung shell niya. Kasi included sa kanya, kapag unbox mo sa kanya, ay yung lower profile. So pinalitan ko siya nung higher profile. Nakita akong better siya sa akin, mas suited siya sa akin kasi palm grip ako. Siyempre, pag palm grip tayo, gusto natin na susuportahan yung palm natin. So, ayun. So, okay yung higher profile niya. Medyo may silbi talaga sila. Na-try ko rin kalasin tong upper shell niya kasi nakita ko sa website nila sa Lazada na may binibenta silang ibang colors sa upper shell. So, napapalitan rin yun. Diba? So, medyo mahirap lang siyang kalasin yung upper shell pero nakukuha naman siya sa screwdriver. So, parang konting pilit mo lang sa kanya, umuoo na siya. Ayan. Konting pakipot lang pala. So, pag mahilig ka mag-customize ng mouse,
Actually, weird lang, di ba? Paano ba i-customize ang mouse? Matutuwa ka sa Rakuten Air. Punta na tayo sa switches and sensor. Sensor muna tayo. So, 3370 ang nilagay nilang sensor sa kanya. So, sa experience ko, recently kasi, binagalan ko na yung sensitivity ng mouse ko para mas accurate daw ang aim, di ba? So, 1200 DPI na lang at 1000 Hz polling rate. Okay, so pag ganun, syempre habang bumababa yung DPI mo, mas napapapan ka ng mabilis at saka mas malawak, di ba? Pag umiikot ka, di ba? Pag sa Valorant, di ba? Syempre, pag babackstabbing ka, ayun. So sa experience ko, wala naman ako naging problema sa kanya. Very accurate naman siya. At saka hindi siya nagma-malfunction. So, good, di ba? Pagdating sa switches naman niya, Kale 8.0 daw yung ginamit sa kanya. So, rated at 80 million clicks. Hindi natin matatry talaga yan sa totoo lang. Sa ngayon ha, kasi syempre, 1 to 2 weeks ko pa lang siya hawak. Next time na natin malalaman yung durability niyan. Pero sa experience ko, medyo hindi ako sanay sa kanya. Kasi medyo mas malambot siya ng konti. Pero okay lang naman. Alam mo yung may tigas pa rin. Pero hindi lang siya sing tigas nung nakasanayan ko. Ayan. Gets mo? Okay, gets nyo? Hirap kasi talaga i-explain yung ganyan sa video, di ba? Pero basta, hindi siya cheap ang feeling. Tapos, yung scroll wheel button naman, mas malambot siya sa nakasanayan ko. So, sa akin, plus yun, kasi dati yung sa personal mouse ko, medyo ang tigas talaga nung scroll wheel button nun. So, kanya-kanyang trip naman siguro yan. Sa akin, plus yun. Kasi mas mabilis ko napipindot. Ginagamit ko kasi siya sa paglalaro. Okay? So, ayan. Kaso, pag pinipindot ko yung scroll wheel, sumasabay yung pag-scroll niya. So, mas mabilis rin kasi mag-scroll dito. Mas malambot rin siya. Mas mabilis. So, yun lang yung drawback nun. So, di ba? Kanya-kanya na lang yan talaga. Kung ginagamit mo ba yung button o hindi. Pagdating naman sa side buttons, halos same lang naman yung click feel niya sa left and right click. So, ewan ko, hindi ko na kasi chinek talaga. So, okay naman siya. Masarap naman yung feeling ng pag-click sa kanya. Pero, ang comment ko lang is, medyo may layo ng konti lang naman yung front button niya. Yung front dito. Pero, okay lang, abot pa rin naman. So, ang daming masabi sa mouse na to, no? Diba? So, punta na tayo sa battery life niya. Sa experience ko, per day, around 10% ang nagagamit ko. Siguro may mga 5 hours ko siyang nagagamit, ganun. Minimum lang yun. So, umaabot minsan 8 hours. Depende kung gaano ka sipag maglaro. Okay? So, ayun. Pero may weird rin sa battery niya. Okay? So, eto, kwento ko. Pag low bat na kasi siya, umiilaw na to. So, ayan. Iilaw yan. Ultraman yan. Low bat na siya. So, nagtataka ako bakit 25%. Kasi kung 10% a day siya, so pag 25% pa, lalabas na around 2.5 days pa siya. Di ba parang medyo maaga yung pag-warn niya sa'yo kung 2.5 days pa bago siya malobat? Pero hindi. Bigla na lang, after 1 hour, ginagamit ko siya, biglang, okay. Biglang hindi na siya gumagana mid-game. Okay, so, medyo weird lang yun, di ba? Pero buti na lang, hot swappable yung battery niya, okay? So, isang angat mo lang, tanggal na siya at mapapalitan mo na siya. Diba? Laking plus nun. Promise, maraming beses na ako na lobat mid-game. Laking tulong yan. Lastly, yung ilaw niya at saka yung software niya. So, pagdating sa ilaw, two areas ang umiilaw sa kanya. Yung isa dito, diba? Yung sinabi ko pag nalobat, pero may isang function pa siya. Para malaman mo kung asang DPI setting ka na. Diba? So, umiilaw rin yan based sa DPI mo. At saka yung underglow. So, sa totoo lang, hindi ko siya ginagamit tulad ng sinabi ko kanina. So, pero pakita ko na rin sa inyo yung mga lighting modes niya. So, pagdating sa lighting, may steady siya. Breathing. Streaming. Neon, Paoma, ano yung ibig sabihin nun? At colorful breathing. Yung software niya,
typical na rin naman. Napapalitan yung function ng mga key. So, napapalitan mo lahat yan. DPI settings, polling rate. Ang hindi lang usual dito is yung leap of distance. Medyo first time ko makakita sa mga budget mouse. So, pwede mo palitan 1mm or 2mm. Yung macro at lighting, normal na rin naman yan. So, bakit mo bibilhin ito? Price at 2,100 pesos, aprox ha, nandun yan eh. So, simula pa lang ng paggamit ko sa kanya, tuwang-tuwa na ako sa kanya. Kaya nga, tinatanong pa ba yan? Feel ko dapat binibili mo na yan eh, after mo panoorin to. Basta naman, tumagal siya ng 2 years yung switches niya. Usually kasi yung switches yung unang bumibigay sa mouse. Ganun, di ba? So, ayan. Feel ko, matuwa na tayo. Sa totoo lang, nakita ko may ginaya silang other brand, yung Pwnage. Kasi gumawa rin sila exactly the same. Ewan ko, yung itsura same na same. Yung features same na same rin. So, ayun. Pero price at 5,000 pesos yun. O, di ba? Less than half pa nga eh, di ba? Yung prenation nila. 2.5 ang half ng 5K. FYI lang. Ewan ko, konting math lang naman. Di ba? So, for me, sulit na to. Siguro ah, as of this moment, maaga pa naman, di ba? Matagal pa naman ako gagawa nung parang best of something. So, sa ngayon, best mouse to this year. Okay? So, ayan. So, links will be at the description down below na lang. Kung gusto nyong bilhin to, dyan. Click na lang dyan. Yan. Support the channel na lang for my affiliate links. Okay? So, thank you again to Rock for sending me this mouse. Okay? So, like this video na lang kung nakatulong naman ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel para magpadala pa sila, di ba? Para makareview pa tayo. Honest naman tayo dito eh, di ba? Para matuto talaga kayo. Ay, hindi pala matuto. Para malaman nyo talaga kung may problema ang isang bagay. So, and my other social medias na lang rin pala bago ko makalimutan. Andiyan yan. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!